Uhoy! Ayun, malapit nang magpasko, malapit nang mag-New Year, at malapit nang matapos ang year 2022. Pero bagong lahat, may gusto ko i-share sa inyo. Isang achievement na sobrang importante sa akin. At yun ang pag-uusapan natin ngayon dito sa episode na to. Welcome to the Buhoy Podcast. Ang episode natin ngayon ay 100 Runs in Macau. Sa episode na to ay pag-uusapan natin at ikukwento ko sa inyo ang experience ko sa pagtakbo slash lakad around Macau since nag-start yung pandemic. Kasi last year nag-start ako ulit mag-run para for health reasons, at syempre gusto ko talaga nag-run pero wala akong gear prior yung time na nag-restart nga ako, which is nung November 5 yata, noong 2021. And nakompleto ko yung 100 runs recently lang. Actually, nire-record ko to on the exact same day na tinapos ko yung run 100, which is yung pagsali ko din sa 41st Macau International Marathon, mini marathon category, which is yung maiksi lang siya na around 4.5 km. Pero mamaya may kukwento ko tukol doon. Na medyo naiba dun sa nangyari nung exact day nung marathon nga, which is ngayon. Pero syempre, mapakinggan nyo tong episode na to after 2 weeks pa, so huwag kayo masyado malito. So baka medyo lagpas 100 na din yung runs na nagawa ko nun. Ayun. The Buhoy Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and Amazon Music. Visit podcast.thebuhoy.com for more info. Ayun, konting background lang. Gusto ko talagang nag-run kasi hindi siya yung parang exercise siya and activity siya na hindi kailangan makisalamuha sa tao. As an introvert, gusto ko yung parang yung solo-solo lang. Tapos, bukod doon, nakapasyal ako and natatest ko yung limits ko and nai-improve ko siguro yung health ko. Yun yung mga reasons bakit gusto kong tumatakbo. Pero, since my first run nga, nung November 5 last year, 2021, hindi pa ako yung parang expert. As in, kulang yung 100 runs para ma-improve ko yung speed, yung stamina ko sa pagtakbo and all. Pero yun nga, na-enjoy ko siya and feeling ko kailangan ko pang ng training or kailangan ko pa na bigyan ng time yung sarili ko na mag-improve over time. Pero itong 100 na to, yung 100 runs na to is para sa akin, na siya. Yung parang achievement na nga siya. So, tingnan natin. Gusto kong balikan lang yung mga runs na nagawa ko. Kasi minsan ko saan ako dalin. Kung saan ako dalin ng mga pako, doon ako napupunta. And madalas gabi din ako nagra-run. So, kung saan ako nakakarating. So, konting history. First time ko nakasali sa 5-kilometer run nung Rexona Run yata yan. Hindi ko lang sure ko nung year. Rexona Run sa Pasay, I think 2010. O Rexona Run 2010 or 2011. Isa doon. Ayun. Rexona Adventure Run yata yung nasalin ako. 2011. Yan. Rexona Adventure Run. Tapos, after nun hindi na nasundan. Tapos, nagpunta na ako sa Macau, di ba? And then, doon nag-start akong mag-run gamit yung Nike Run app. Na dati parang Nike Running pa yung name ng app. Pero lahat yon tinilit ko kasi parang hindi siya nag-continue ng maayos. So parang nabaliwala. And ginawa ko, dinilit ko lahat and nirestart ko nga nung November. So yun yung considered na run number one ko. At kung naka-follow kayo sa IG ko tsaka sa Twitter, ipinopost ko yung kada run ko and nilalagay ko siya sinishare ko siya dun sa post. Tapos dun makikita nyo iba-iba yung distance, iba-iba yung lugar, iba-iba yung time ng day. Minsan gabi talaga ako tumata ko, minsan madaling araw pa. Minsan maiksi lang yung run, parang 1 km lang.
And may isang beses na umabot ako ng 18 kilometers na konting-konti na lang half marathon na yung distance. Kaso sa medyo kabubuan ng konti, na-end ko yung ano, yung app. Na-end ko yung run. So hindi ko na-achieve yung ano, yung half marathon record na yun. So ito, tingnan natin yung mga previous runs ko. Normally doon ako tumatakbo sa meron kasi sa Macau sa Taipa side, merong yung ano, yung parang kumbaga in-outline nila yung coast ng Taipa Island, and ginawa siyang ano, running and biking area. So ang tawag doon is Taipa Waterfront Park or trail, or like a trail nga ba yun? Parang bike trail, parang ganun. Pero for running din siya. Doon ako madalas nagra-run noong mga first few runs ko. Kasi nung time na nag-start ako mag-run ulit, doon pa kami nakatira sa ano, sa King Light. Ngayon kasi nandito na kami sa Wabaw. So medyo naiba yung malapit na area sa amin. Pero nung time na yon, umiikot ako doon sa Taipa Waterfront area na yon. And madalas nakaka 5K run ako. And then, yun, madalas 5 kilometers. Minsan umaga, minsan gabi. Tapos biglang one time, alam nyo yung parang na todo ako sa pagtakbo. Namali ako ng tapak at sumakit yung tuhod ko. So medyo tumagal yon, yung sakit na yon. So hindi ako makatakbo ng maayos at hindi ko pinipilit na yung sarili ko na magtodo-todo sa pagtakbo kasi nga baka lalong lumala lang yung sakit sa tuhod ko na yun. Kasi para siyang ano, para siyang nahatak, ganyan. So ang ginagawa ko, nag-alternate ako ng swimming sa mga public pools dito sa Macau. Tapos magra-running ulit ako ng next day, ganyan-ganyan. Tapos, since winter nito, sobrang daling magtakbo ng hindi ka todo pinagpapawisan. Pero parang mas okay nga ang pinagpapawisan eh. Pero yun nga, hindi ako masyadong pinagpapawisan nung time na yun. Kaya mas malayo yung nararating ko. And eto, sa 10th run ko, ginawa ko, in-extend ko ng konti, pinaabot ko ng 10K. And umakit ako dun sa Taipa Grande ng gabi. Kasi sabi nila may ilaw daw dun. And pwede kang tumakbo pa ikot. At totoo naman, may ilaw dun sa trail. Medyo nakakatakot lang kasi sa left side mo or right side, kung saan side ka tumatakbo, makikita mo yung city. Pero sa kabilang side is yung gilid ng bundok na sobrang madilim. So challenge siya. Pero effective siya kasi ano, napapatakbo ko ng mabilis pag naramdaman kong may parang nakatingin sa akin. Ganun. Pero yun, asaya dun sa ano, sa Taipa Grande. Tapos ito, madalas after work ako tumatakbo nga kasi medyo nag-iba yung ano, yung schedule namin sa work. So hindi na kami umaabot ng ano, nung time na yon, nung 2021. Hindi kami umaabot masyado ng 1 a.m. Parang 11:30 yata yung uwian namin or 10:30. So kapag uwi ko, papalit akong damit and magre-run ako. Yan, ganun yung parang yung nagiging routine ko nung time na yon. And sobrang bilis ko nakaabot sa run 25. Parang 2 months lang nasa run 25 na ako. And ang dami ko na rin napuntahan. Na-discover ko yung ano, yung Flor de Lotus na bike track. Yun yung kabilang side naman. Bago pala lahat, meron akong series na gagawin sa YouTube na dun makikita nyo kung saan ako nagra-run. May mga days kasi na binibidyoan kay sarili ko na ano, na nagra-run. And dun, pag na-release ko na siya sa YouTube, pwede na siyang panuorin. Soon, sabihin ko mamaya yung YouTube channel ko and ano yung title ng show na gagawin ko na yun sa YouTube. So, yung mga lugar na to, yung Cotai, masarap kasing tumakbo sa Cotai, yung sobrang liwanag. Tapos sa airport na try ko din. And ano ba yung ano, yung isa ko pang maganda na puntahan. Ayun, since na-discover ko nga yung Flor de Lotus na bike track, dumiretso pa ako, pinush ko pa yun hanggang sa makarating ako sa Coloan. So kung titingin nyo sa mapa, yung Taipa, tapos sa south niya yung Cotai, yung puro mga casino. And sa baba nung Cotai is yung Coloan.
umabot pa ako doon. Tapos parang sayo nga kasi although gabi siya na medyo nakakatakot at feeling ko hahabulin ako ng aso minsan. Ang dami ko napupuntahan and parang ang dami ko na-discover sa Macau na sa time na gabi. Tapos yun, may isang beses hapon naman ako tumakbo, nakarating ako sa Kaho Church. Umabot ako ng 11 kilometers, lagpas-lagpas yun sa, ano, sa beach. Parang nakarating ako sa beach nun, sa Haksa Beach. Ayan. Tapos ito, yung run 20 ko, dun ko na trinay, tumawid nung, ano, nung tulay sa Taipa, yung Nobre de Carvalho Bridge. Ito yung first time kong tumakbo dun sa gilid ng tulay. Na ang daming bus na dumadaan. Pero safe naman siya basta dun ka tatakbo sa ano, sa side na nakaharap ka dun sa sasakyan. Kasi nga parang pag nakatalikod ka sa sasakyan tapos isang maling move mo lang, hindi mo makikita sa likod mo, di ba? At least yun, nakaharap sa'yo, kasalubong mo yung kotse. So mas safe yung ganun. Although nakakalula dun sa part kasi sa isang part ng bridge, merong pataas. Tapos makikita mo yung dagat sa baba, sobrang taas niya, nakakalula ng konti. Pero sayang matumakbo doon lalo na kapag mahangin. Parang press ko lang, ganyan. Tapos ang layo nung napupuntahan mong distance. So ito na nga, naka-run-run na tayo. Umabot na tayo ng run 25. Tapos, after nung run 25, dito nag-ano, parang yung run 25 to 50 nagkaroon ng parang sophomore slump, yung tinatawag natin. Yung parang yung hindi siya kasing enthusiastic nung first part nung runs mo. Itong run 26 to 50, medyo tinatamad ba ako or parang hindi ko ma-continue ng maayos yung ano. Hindi ako masyadong motivated na tumakbo ng 3 to 4 times a week. So parang nagulo yung ano, yung dami nung runs. Kasi parang January naka 7 runs lang ako, February naka 4 runs, March 9 runs, tapos April 3 runs lang. Tapos wala pa rin yun sa run 50. Kasi ang sumunod ng run ko ay August na. Wala akong run ng May, June, July. Ito kasi yung time na naglipat kami ng bahay, nagkaroon ng lockdown na parang 1 month kami hindi pumasok. Hindi safe lumabas, hindi safe magtanggal ng mask sa labas. So, yung run 26 to 50th, nagsimula siya ng end ng 2021, mga last days ng December hanggang August. Ganun ako parang medyo tinamad. Pinagala na tinamad na walang motivation, hindi na practice yung parang pagsunod-sunod nung ano, nung mga exercise, ganyan. Tapos dito yung time na bumigat ako ng 5 kg ulit. Kasi parang ang normal kong weight, umabot ako ng 83. Tapos ngayon, ito ay yung recent, ano na ako, 90 kg. 90, 91, 89, ganun. Hindi ko na siya mapababa. Siguro dahil sa diet din, sa mga kinakain ko. Na dapat iniisip ko din kasi nga mataas yung ano yung blood sugar ko. Yun din kasi yung isang reason kaya bakit ako tumatakbo yung para mapababa yung blood sugar. Good nga siya para hindi lang ano yung magstay yung na mataas yung blood sugar ko. Pero yun, anyway, isang major dahilan din kung bakit nawalan ako ng motivation is sasali dapat ako dun sa ano sa Macau 10K race nung bandang hindi ko sure April yata nung April tapos ano the day before kinancel nila yung event dahil nga natatakot sila na magkaroon ng ano ng COVID outbreak nung time na yun kasi yun yung Omicron period eh. Pero yung Omicron period sa Macau ay dumating nung bandang ano July. Yun nga yung sinasabi ko na parang naglipat kami tapos nag-outbreak, nag-lockdown and all. Yan. Tapos, so jump na tayo sa runs 51 to 75. Dito medyo nandaya ako. Kasi yung Nike Run Club na app na ginagamit ko. Meron siya ano, yung bagong, may bago siyang feature na parang training something, parang training plan yun. So, gumawa ako ng training plan na parang 5K training plan o kaya 10K training plan and half marathon training plan, ganyan, ganyan. Tapos sinusunod ko yung ano, yung parang guided runs. Yung guided runs is
pag pre-name mo siya, may coach na magsasalita sa earphones mo. Tapos i-explain niya yung parang, mo-motivate ka niya na ano, ganyan, na tumakbo, ganyan-ganyan. Tapos may mga klase ng runs, parang speed run, tempo run, fartlek, yung mga ganyan. Yung mga ngayon ko lang nalalaman din. Tapos madalas, ang bilis nung pace ko, tapos parang, ala, tapos na, ano, 10-minute run lang tapos na pero parang bitin sa akin. So, ito yung part na parang dinadaya ko yung ano. Nag-restart ako ng isa pang run na part din ng training. Kasi nga ang hirap din i-manage ng timing sa nag-iiba yung schedule ko na minsan pang umaga ako, minsan pang gabi. Pero yan, ito na yung time na naihabol ko na from August to, teka, yung run 75 ko nag-end ng September, 2 months lang ulit. So, dito ko rin na-discover and hindi naman sana discover. Dito ko unang 39 na tumakbo dun sa loob nung ano, nung field, sa track and field na lagi namin nadadaanan pag pupunta kami sa school ng mga bata. Medyo okay siyang tumakbo dun kasi nga ano siya, track siya, 'di ba? Hindi pala field, na track or field, track and field. yung track siya na pang ano talaga, runners. Kasi yung ano niya, yung side niya ay hindi semento. So mas malambot. Pero medyo nakakailang lang na ang daming tumatakbo. Parang nakakaya. As an introvert, laging nakakaya talaga yung mga ganong mga times. Pero dun ko unang nasubukan yun. Sa run 73 yata. 73, 74, and 75 yun. Tapos, ito na. Yung last quarter. Run 76 to 100. Dito yung time na madalas na runs ko na is parang tatakbo ko from work going home. Kaya medyo iniba ko yung ano yung sistema ko sa work, sa after work. Kasi dati umuwi ako nang naka-uniform pero slowly ano na, parang iniiwan ko na yung uniform ko dun sa company. Sila na naglalaba. Tapos nagbabao na lang ako ng nung running gear and yun na yung ano yung run ko bale from Wind Palace tatakbo ko pa uwi and minsan iniiba ko yung ruta kumbaga yung ruta iniiba ko, dumadaan ako sa isang side, sa ibang kalsada, ganyan ganyan, minsan umiikot ako, minsan naglo-long cut ako papunta sa Kotay, ganyan. Minsan naulanan pa ako, talagang wala akong payong. Pero actually masarap din magano tumakbo ng umuulan kasi magano kay main character syndrome, the drama kapag ano, yung parang dramatic effect. Umuulan tas tumatakbo. Pero basahin sapatos pag-uwi. Pero yun nga, enjoy siya. Enjoy sa akin yun yung mag-isa ako na kapag-isip ako, play lang ng background music or nakikinig sa mga podcast habang tumatakbo. Pero lately nga, ganun yung nagiging format ng takbo is from work pa uwi. Pero may one time, ito yung one time na nung mga bandang September yata, inopen na yung ano yung news na magkakaroon nga ng 41st Macau International Marathon 2022. And gusto kong sumali dun sa half marathon. So, bago mag-open nung September 9 ba o October 9, isa dun sa months na yun, hindi ko maalala. Parang bago mag-open yung registration, tinesting ko muna kung kaya ko ba. And trinay ko ang gawin. And yun, ito nga yung kinukwento ko na nakaabot ako ng 18 kilometers. Ganun kalayo yung narating ko. Ang ginawa ko, pumunta ako sa Macau side, tumawid ako sa bridge, umikot-ikot ako sa Macau. Dami ko napuntahan dun. Tapos pabalik na ako, parang sabi ko, wala pa ako sa kalahat. Pero go pa din. Sakit na ng pa ako kasi nga never ko pa na-try yun. Yung half marathon na 21 km. Never ko pa na-run ng ganong kalayo. And sobrang ano niya, sakit niya sa paa. Pero go pa rin ako. Kaso nung sobrang pagod na ako, nawala sa isip ko, imbis na ipo-post ko sana yung music na pinapatugtog ko, na-post ko yung run, tapos napindot ko ng matagal, long press ko yung stop. So pag nilong press mo yung stop, ibig sabihin tapos na yung run. So wala na, hindi mo na maibabalik yun. So disappointed ako nung kasi pagod na pagod ako, tapos hindi ko pa nakuha yung ano, yung goal nga na makuha, malagay sa record ko dito sa ano, sa Nike Run App,
yung run ng ano na 21 km half marathon. So hanggang ngayon wala pa rin, blanco pa din yung record ko dito sa half marathon and marathon sa Nike Run app. Ano pa ba yung hindi ko na kuha dito? Kasi meron dito yung mga achievements ganyan. Yung parang run farthest run, longest run, fastest 1k, fastest mile, fastest 5k, fastest 10k ganyan. So ang wala pa akong data sa fastest half marathon tsaka fastest marathon kasi hindi ko pa nga siya nagagawa. Tapos yung monthly miles, hindi ko pa na-achieve yung platinum, which is kailangan maka 160k kilometers ka sa isang buwan. Ang na-achieve ko naman is yung 80k. Yun, December 1 yun, last year. Tapos meron yung mga streaks na parang 3-month streak, 3-week streak, 6-week streak, mga ganyan. Ang hindi ko nakukuha pa dito is yung 9-month streak kasi nga paputol-putol ako this year and yung 12-month streak. Tapos may mga special dito yung parang 25k in a month, ganyan, or 50k in a month. Yun, nakukuha ko yung mga ganyang challenges. Minsan wala. Depende talaga. Gaya nitong November, parang ang runs ko lang this November ay 7 runs. Pero nung October, ang dami 16 runs. Nung September, 18 runs na medyo dinaya. Tapos nung August, 8 runs yan. August kasi ako nag-restart. Parang yun yung balik loob. Pagtakbo. So yun nga. So balik tayo dun sa ano, sa 41st Macau International Marathon ng aba. Galaxy Marathon yan. Galaxy Macau yung ano, yung sponsor nitong marathon. Ayun, nung nakalimutan ko nung day na yun, registration na pala. Tapos hapon ako nagising. Tapos parang sabi ko, oh, ngayon pala yun. So trinay ko mag-register. Tapos puno na. Ibig sabihin, mabilis pala siyang mapuno. Parang 1 hour, kumbaga daig pa yung ano, yung mga concert na nagsasold out. Hindi ko alam, siguro kasi sa Macau, wala talagang ibang ano, yung source ng, walang source ng ano, ng entertainment. So ito yung isa sa mga pinaghahandaan ng mga tao sa Macau. Kasi wala talaga, as in wala. So yun, first day nung registration, puno kagad yung marathon and half marathon. And gusto ko sana sumali sa half marathon tapos mag-intense training ako for the, ano, yung, for the training ng person, ganyan. For the, ano, yung ilang weeks na natitira, mga 10 weeks yata. Yan, yun yung balak ko. Tapos since hindi ako umabot, the next day, i-open nila yung mini marathon, which is, less than 5 kilometers yung ano. It's 4.5 around, ganyan. Parang iikot lang ako sa, yung parang normal ko siyang run eh. Parang iikot sa Jockey Club, Macau Jockey Club, tapos sa may Galaxy banda, tapos babalik sa stadium, and yun na yun. So, hindi naman ako masyadong ano, hindi ako masyadong nag-prepare. Kasi sabi ko, normal sa akin yung 4.5. So, ito na yung nangyari kanina. Masasabi ko lang, natapos ko naman siya, pero sobrang sakit nung ano ko, yung anong buto ba yun? Wait. Femur ba yun? Yung nasa harap, tibia. Tibia o fibula. Yun. Yung sa harap na buto. Sa binte. Femur pala yung ano. Eh, binte o tuhod? Hindi ko alam yung mga body parts. Pero yun, isa dun. Yung fibula yata. Yung mas manipis. Yung nasa harapan. Ay, hindi ko sigurado. Sinecheck ko ngayon yung buto ko. Basta yun, sobrang sakit niya. Kasi parang feeling ko na pressure ako sa dami ng tao siguro. Pero yun, ito yung experience. Ito yung experience sa aking Run 100. Kasi sinakto ko na Run 100 talaga itong marathon na to. Kasi yung last few ano runs ko is after work, umuwi ako. Tumatakbo na lang ako ganyan. So, napuno ko yung run 95 hanggang 99 parang 3 days before ng marathon. So, nagpahinga lang ako nung 3 days in between and dumating na nga yung marathon, which is ngayong araw na to, December 4. So, unang ano, meron akong parang anxiety na pakiramdam na feeling ko ika-cancel na naman nila, tapos mawawala na naman ako ng motivation tumakbo, ganyan-ganyan. Kasi nga ganun yung nangyari sa Macau 10K nung summer.
Pero ito, natuloy naman siya. Pero iniba yung time. From 6 o'clock dapat yung start ng run namin. Para i-segregate yata yung mga local athletes. Kasama ko dun sa local athletes kasi nga dito ako nakatira sa Macau. Dun sa mga non-local, which is yung mga galing China. Mostly galing China kasi nga wala, kahit na international marathon to, walang kasali from other countries. Ang invites lang nila is from China. Nag-invite sila ng mga athletes from China. Pero hindi sila pinasali nung ano, nung kasabay ng mga local. So ang nangyari, pinauna sila tapos may sarili silang timer. Parang yung mga non-local, yung mga Chinese athletes, nag-start sila ng 6 a.m. tapos kami, na-move kami ng 1 hour later. And nag-start kami ng 7. Tapos ako parang since first run ko nga to, masyado ako na-overwhelmed. Tapos wala akong kasama. Pero actually nakita ko si Ate Donna. Si Ate Donna yung ano, yung kakilala namin dito sa Macau. Tapos may kasama din siya. Tapos may isa pa yata, may iba akong kawork na nag-run din doon nung time na yon. Pero hindi ko sila nakita doon sa lugar mismo. So ako, nag-ready na lang ako na tumakbo. Tapos dinodocument ko lang kasi kasama nga ito doon sa series natin, yung mismong marathon. And syempre masaya ako na natuloy siya. Masaya naman ako. Ang problema lang, yung stretching na ginawa ko is around 5:30 pa nung nasa bahay pa ako. Hindi na ako nag-stretching ulit dun sa ano, sa starting line. So medyo wrong move. Plus video kasi ako ng video, so wala akong ano, yung parang ayun ko, hindi yata ako focused or ano. Since alam ko naman matatapos ko yung run within ano, within yung allotted time, which is 1 hour 15 minutes yata. Tapos di ba ano, 4.5K yun, yung run na yun. So ako, alam ko sa sarili ko na sa first 2 kilometers, dun nagsisimulang mag-act up yung sa ano, tuhod, yung buto sa tuhod na ano, na madaling sumakit. So nag-run muna, nung nag-start na, di ba, yung 7 na kami, 7 o'clock na, pinauna yung mga marathon and half marathon athletes. Tapos kami, 7:15 yung starting line namin na oras. So, go na. So, ako, sumasabay ako sa mga tao. So, parang, ang iniisip ko, parang ano, na overwhelm nga ako na kailangan ko bang masabayan lahat ng mga tumatakbo dito, ganyan. So, ako, yung pa ako, tuloy-tuloy lang, go. Tapos biglang tense siya. Kumbaga tense yung muscle sa tuhod ko. So, ang bilis niya sumakit. So, bumagal ako nung mga, ano, after 1 km. Tapos tinatry kong tumakbo. Pero alam mo yun, yung parang may, ano, may rehas dun sa paa mo. So, hindi mo maiangat yung paa mo. Yung parang isang maling step mo lang. Pupulikating ka talaga. So, ako parang, boom, wala na. So, nagpapanik ako. Pero ang weird dun, 5,000 kaming kasali, di ba? Nasa bandang unahan ako nag-start. Talagang na-overtaken ako nung, ano, nung 80% ng mga kasali dun. As in, ako parang, hindi na ako nakangiti. Hindi na ako masaya na naglalakad. Parang takbo-lakad. Tapos, water station, inom. Tapos, lakad ulit. Tapos, ano ba yan? Parang pupulikatin ako ganyan. Tapos nababangga pa akong ganyan nung mga nasa likod, yung mga nag-overtake. Sabi ko, okay, ano, babagalan ko muna kasi itotodo ko to after 3rd kilometer. Kasi 3rd kilometer, marirelease na yung ano, yung ano tawag dito, yung tension dun sa paa ko. Tapos ang nangyari, nashook ako na iniba nila yung ruta ulit. Parang pinutol nila yung parang 1.5 kilometer na papunta dapat sa Galaxy and Venetian, pabalik dun sa stadium. So, anong nangyari? Umikot lang kami dun sa ano, parang nag-shortcut na lang. Umikot lang kami sa Jockey Club talaga na ewan ko, parang say ko, hala, anong nangyari? Feeling ko kasi, dahil nga 1 hour na delay yung run namin, yung binigay ng government na ano, na time para isarado yung kalsada sa traffic is nawala na. So anong nangyari, ano, lahat kami diretso balik dun sa stadium, and yung run na dapat ano 4.5 naging 3.5
25 lang yata. Ganun. Mixy siya kasi nire-record ko pa rin siya dito sa, ano, sa Nike Run Up ko. Tapos yun, ano naman siya? Medyo good news sa akin, medyo bad news. Bad news kasi, alam ko mapapabilis ko pa yung pace ko after nung third kilometer. Kaso nga nawala yung part na yun. Ang good news is pagod na din ako kaya kailangan kong matapos na lang talaga. Pero yun lang, yung naging total, ano, nung lumabas na yung result, nakaabot ako ng 38 minutes. Yung official time ko parang 38 minutes. And nandun ako sa pinaka, medyo dulong part ako nung ano, parang 1,933 yung official rank ko sa male category. Tapos yung total na nakatapos nung run is 2,009 yata, ganun. Pero okay na din kasi nakuha ko pa rin yung medal. Yung medal kasi yung gusto ko talaga makuha. Yung medal, tapos binigyan ako ng towel, tapos pwede kumuha ng pagkain, ganyan-ganyan. Tapos okay siya for ano, first time na ano tawag doon, na experience. And this time, dami ko nga na-realize, parang next time, parang alam ko na kung anong gagawin ko sa susunod. Parang kailangan talaga mag-training, wag maliitin. Medyo minaliit ko siguro na parang, oh, madali lang yan. 4 kilometers lang yung kailangan ko tapusin. Masyado ako na ano, nakampante. And hindi ako nag-ready masyado. And yung mga runs ko lately nga is pauwi lang sa bahay. Eh di parang ano lang siya, yung commute lang. Parang gano'n, commute in a way naglalakad ako. Lakad, takbo, ganyan, ganyan. Anyway, yun, hindi naman ako expert na athlete. Gusto ko lang talagang magtumakbo. So, wag nyo na lang ako i-bash kung mabagal yung average pace ko. Kasi, aminado na lang sa sarili ko na hindi talaga ako mabilis tumakbo. Kasi nga, ayokong ma-injure yung sarili ko kapag tinodo ko. Pero, minsan talaga, may mga times na ang bilis ko. Sobra. Okay, share ko na lang din sa inyo. Ito, yung fastest. Wait. Nasaan na yun? Ito, yung sa personal records ko, yung farthest run is 18.46 km. Yun nga, yung October 3 ko siya ginawa. Tapos, longest run ko is the same, yun nga. Kasi, ang bagal ko din. Siguro okay na din na hindi muna ako sumali ng half marathon ngayong year. Kasi, yung 18 km na yun, 4 hours ko ginawa yun. Eh, ang cut-off ng 21 km dito sa Macau, sobrang higpit, 2 hours 30 minutes. So, kapag lumagpas ka doon, hindi ka yata official finisher. Parang ganun yung mangyayari. Pero anyway, ito, yung fastest 1K ko ay 5 minutes 50. Hindi ko ito mabit kasi parang ang hirap, parang yung hindi ko na kung mind over matter na parang kaya ko pa bang bilisan or ganyan-ganyan. Or minsan may naglolo ko lang tong phone ko, hindi siya accurate mag-record ng ano, ng GPS or something. Kasi itong fastest 1K ko na to, January 10 pa. Ganun, sobrang tagal. Tapos yung fastest mile ko, December 11 pa. 11 minutes, 35 seconds. Tapos, ang tagal na nito. Fastest 5K ko, hindi ko pa siya nabibit. 44 minutes, 45 seconds. January 17 pa, 2022. And yung fastest 10K, ito yung recent. Ito yung nakatawa kasi ito yung day before nung ano, nung Macau 10K, March 18, 2022. Yun nga ba? Tama ba? 1 hour 38 minutes, 23 seconds. Kasi parang yun yung limit nung ano, yun yung cut-off naman dun sa ano, sa Macau 10K, 1 hour 40 minutes yata. So nabit ko ng konti, by 2 minutes. Pero yun, kinancel nga nila yung event na yun and medyo na wala na ako ng motivation, ganyan-ganyan. Anyway, isang gulo ko pa rin magkwento. And pinapractice ko pa rin yung solo podcasting. Kailangan talaga meron akong kabatuhan, meron akong kausap para mas madali akong mag-isip, ganyan. Kasi dito parang information, binabatuhan ko lang kayo ng information na tuloy-tuloy na kung saan pumunta yung utak ko, doon mapupunta, ganyan-ganyan. Pero yun, anyway,
Hindi ko alam kung ma-upload ko na yung first episode nung bagong series na ilang episodes ko na din pinopromote dito sa ano, sa podcast, sa The Wuhoy Podcast. Pero wala pa rin episode sa YouTube. So, pag pumunta kayo sa The Wuhoy Channel on YouTube or search nyo at Chikoy Wuhoy kasi may handle na sa YouTube, most likely nandun na yung first episode ng Wuhoy Takbo Tayo. Isang bagong series na ginawa ko sa YouTube para i-document yung ilan sa mga runs na ginawa ko. Nag-start yun ng run 25. So, meron akong recorded video na vlog siya actually na hindi ko pa napopost. Sobrang January ko pas parang tinitis dun sa Instagram na vlog coming soon pero walang lumalabas sa YouTube. Pero ito, feeling ko na-upload ko na siya by the time na papakinggan niyo tong episode na to. So, kung wala pa rin, hintay lang ng konti, baka week, 1 week delay lang, ganyan. Mondays ang mga upload ko sa YouTube. So, kung papanoorin niyo yung vlogs ko doon, punta lang kayo, search niyo lang The Wuhoy Channel, youtube.com/TheWuhoyChannel or youtube.com/AtChikoyWuhoy. Di ko alam kung ganun ang ano ang... Teka, try natin. Oh, pwede na nga. Okay, so youtube.com/@ChikoyWuhoy para mapunta rin kayo, may direct din kayo dun sa page, sa YouTube channel ko. So, tignan natin, support nyo na lang yung mga uploads ko. And, wag nyo na ako masyado i-bash. Kung may bashers man ako. Ayun, so bago natin i-close tong episode na to, ang goals ko lang, gusto ko lang i-share yung goals ko for the next 100. So, run 101 to 200. Siguro, more training at sana ma-achieve ko na yung half marathon goal at least. At kung kakayanin yung marathon. Kaso, ang hirap tumakbo sa buong Macau ng gabi. Or kailangan kong paikot-ikot. Eh, madalas ang runs na ginagawa ko is mas gusto ko yung nakakaano ko yung parang nakakapasyal ako sa bagong lugar. So, sobrang limitado lang ng mga areas sa Macau. So, this time siguro ang kailangan kong gawin ay pumunta pa dun sa mga ibang lugar na hindi ko pa napupuntahan during night time or hapon or umaga. Depende sa kung sa kailan ako available. Pero yun, anyway, thank you sa pakikinig. Ito yung episode na medyo kakaiba dito sa The Wuhoy Podcast pero sobrang important kasi sa akin ng running since para siya sa health ko din and it's my personal sport na gusto ko talagang ginagawa and sana ma-improve ko pa and yung results ng marathon ay start pa lang naman yun, marami pa akong sasalihan and sana makasali din ako officially sa half marathon 10k and yung marathon in the future. Ayan, thank you guys sa pakikinig. Please follow this podcast on your favorite podcast apps at i-rate nyo ng 5 stars kung masaya kayo sa napakinggan nyo. I-follow nyo din ang The Wuhoy page on Facebook para updated kayo sa mga bago kong original content. Subscribe na din kayo sa The Wuhoy channel on YouTube para naman sa mga bagong episodes ng The Domingo Farm Show, Up Close Macau Trails na coming soon, at yung Wuhoy Takbo Tayo na pwedeng na i-upload ko na or next week. Let's see. Basta tingnan nyo yung channel ko sa YouTube. Kung may comments, suggestions, any reactions kayo tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at Chikoy Wuhoy with the hashtag The Wuhoy Podcast. Or email nyo ako sa chikoy@wuhoy.com. New episodes of The Wuhoy Podcast is available every Wednesday at 3 p.m. So yun, thank you and bye-bye. See you next week.